Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Ang lahat po ng favori ay sadyang para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na siya pong Panginoon ng lahat ng nilalang. Lagi-lagi po ay ating pinupuri at pinasasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po nakamusliman, dahil napakaswerte ng bawat isa sa atin, nilikha tayo ng Allah na Muslim. Hindi po niya tayo nilikha na kasama sa mga walang pananampalataya na kung tawagin ay mga kufar. Mga kapatid, sa pananampalataya, pumasok na po ang February at dalawa po ang malalaking mungkar na papasok. Mungkar ng Valentine's Day celebration at saka mungkar ng Junior Senior Prom. Siguro hindi kaya ng oras natin lahat natin talakayin, yung isa lang muna, yung mungkar ng Valentine's Day, sapagkat mahaba rin yung isa, baka kapusin ang oras natin. Mga kapatid, sa pananampalataya, papasok na ang February 14. February ngayon a 5. Papasok na ang February 14 na kung tawagin nila ay araw ng pag-ibig. Araw daw ng puso. Pero sa atin po ng mga Muslim, ang Valentine's Day, araw ng Shirkul Akbar at araw ng zina. Hindi po yan araw ng puso. Darating na po ang February 14 na kinakailangan ma-alerto natin ang bawat isa, lalo na ang kabataan. Wala pong nagkukutba ng ganitong klaseng topiko. Wala rin pong nag-organize ng seminar ng ganitong topiko para maalarma ang mga Muslim. At dahilan sa walang nagkukutba ng ganitong topiko, hindi alam ng mga Muslim gaano kasama pala ito. Kung tawagin nila araw ng puso, araw ng pag-ibig, sa atin ng mga Muslim, araw ng Shirkul Akbar, araw ng zina. Dahilan sa walang pumapansin, walang pumipigil. Anong resulta? Walang pumipigil sa mungkar. Walang kumikibo para baguhin. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kapag pinanood lang natin ang mungkar, ayaw mong kumibo. Sa pamilya mo, sa bahay mo, anak mo, asawa mo, kapatid mo. Pag walang kumikibo sa mga Muslim na pinanunod lang ang mungkar, ang warning, babala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa malapit-lapit na kahulugan anya. Kapag anya, nakita ng mga tao ang kasamaan at hindi nila ito binabago, hindi magtatagal, silang lahat ay pupuksain ng Allah ng kaniyang kaparusahan. Ipalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito nga, ipaparating namin sa inyo ng apat na punto. Apat lang na punto. Tatalakay natin ang Valentine's Day. Unang punto. Ang unang punto, binubuo ng limang tanong. Limang katanungan. Unang tanong. Bumati ng Happy Valentine's. Binati mo yung sister o kaya yung brother. Binati mo, bro o kaya sis, Happy Valentine's.
Ano ang hukom sa Islam? Ikaw na bumati at ikaw na sumagot. Nang Happy Valentine's also bro. Marami mga ganyan, nagbabatian. Itong darating mo na February 14, marami na namang mga Muslim magbabatian ng Happy Valentine's. Ano po ang hukom sa Islam? Pag binati mo yung Muslim or non-Muslim, lalaki or babae, binati mo ng Happy Valentine's. Ano ang hukom ng Islam? Number 2, natanong. Sa punto numero 1 pa rin tayo. Number 2 na tanong, mga Muslim, umaatin, lalo na ang kabataan, mga anak natin, pakiwarningan ng mga kabataan natin, either high school or college. Mga kabataan, kapag ang Muslim mismo umaten ng Valentine's Day party, ano po ang hukom ng Islam? Hindi ito alam ng mga Muslim. Walang nagpapaalala sa atin, walang nagkukhutba ng detalyado tungkol sa punto na ito. Dapat ito ang paikutin ngayong February. Actually, dalawang malalaking mungkar, kaya lang hindi kaya ng oras natin. Isingit. Number 3, natanong, mga Muslim na nagbibigayan ng Valentine's gift, si brother, nag-iipon. Bakit ka nag-iipon, bro? Bibili ako, bro, ng regalo para sa aking Valentino. Kapatid, sa pananampalataya, para sa aking Valentina, sabi niya, ako ay bibili ng bulaklak. Bibigyan ko ang aking sinisinta. Ha. Sa araw ng February 14, pinaghahandaan mo, ano ang hukom sa Islam? Ikaw na brother na bumibili ng regalo, either bulaklak o kaya chocolate o anumang hugis puso, pulang-pula na pang Valentino. Ano ang ruling hukom sa Islam? Number 4, mga negosyante. Ito rin ang ikukutba natin mga kapatid sa Eskag. Itong darating na Friday, sapagkat Eskag tayo, pangalawang Biyernes. O nang Biyernes dito sa Naik. Pangalawang Biyernes, Eskag. Doon maraming negosyante natatamaan. Ito, number 4 na tanong. Mga Muslim na nagbebenta ng mga paninda na walang paggagamitan kung hindi Valentine's celebration. Tulad ng mga hugis puso na unan or anumang mga bagay na mayroong pulang-pulang puso nakalagay roon, Valentine's. Kapag ikaw ay nagbebenta ng ganitong klaseng paninda, ano ang hukom ng Islam? Inshallah, sa darating po na Biyernes, pangalawang Biyernes ng February, schedule natin sa Eskag, marami roon mga negosyante. Number 5, natanong, mga Muslim, kabataan, pati ng mga katandaan, nagkikipag-date, tagpo sila kung saan lugar, nagtitexan, makita sa ganito, at date na tumutuloy sa motel. Lahat ng mga motel, lahat ng hotel, February 14, sarado lahat. Bakit sarado lahat? Punong-puno. Punong-puno ng mga gumagawa ng zina. Ang pinag-idiriwang po ay zina. Hindi po yan pag-ibig. Hindi ba araw ng puso, araw ng zina? 5 katanungan. Sino nagbigay ng ruling? Fatawa Islamiyah ng Saudi Arabia, Volume 1. Ano po ang kanilang rulings? Bago natin sa inyo basahin ang kanilang mga rulings, alamin muna natin ano bang ibig sabihin ng Valentine's. Saan ba ito nagmula? Para magkaroon ka ng idea, saan ba ito galing? Ang Valentine's Day, nagmula po ito sa Roma. Mayroong isang pari, Padre Valentino ang kanyang pangalan. Panahon, 269 AD. Hindi pa po pumapasok ang Islam. Pumasok po ang Islam 600 AD after. Humigit sa 600 AD, saka doon saka nakarating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay malayo pa. Hindi pa dumarating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daan-daang taon. Ibig sabihin, 269 AD. Padre Valentino, kasama sa mga kapariang Romano na ipinalalawak ang katuruang Kristyanismo sa pamamagitan ng espada at Biblia. Ibig sabihin, pwersa. Sila po ay dumako sa Afrika. Pagdating sa Afrika, nakasalubong nila mga katutubo. Naglabanan at napaslang si Padre Valentino. Napatay siya.
At siya po ay inilibing February 14 ng year 269 AD. Ibig sabihin mga kapatid, sa pananampalataya, ang sineselebrate sa Valentine's Day ay ang araw ng libing ni Valentino. Hindi pa siya santo noon. Hindi pa siya dineclare ng mga kaparian ng Batikan. Noong siya po ay mapaslang, tinagurian siyang isa sa mga sinauna na mga martir ng Romano Katoliko. Nang maglaon, siya po ay napromote at siya ay ginawaran ng pagiging santo. Ginawa siyang santo ng Batikan. At dahilan sa kanyang pagiging santo, sineselebrate nila taon-taon ang araw ng kanyang libing, February 14. Ibig sabihin po, piyesta. Kapag po araw ng santo, piyesta. Ibang klase. Mayroong santo na ang dineselebrate araw ng kanyang kapanganakan. Mayroon namang santo na ang sineselebrate araw ng kanyang kamatayan, tulad ni San Juan, araw ng kamatayan. O kaya tulad ni Santo Valentino, araw ng kanyang libing. Ang mga pagdiriwang na iyan ay patungkol sa Shirkul Akbar. Ipinagdiriwang, ginugunita ang araw ng ilibing si Santo Valentino at ang mga kakristyanuhan, lalo na ang mga nag-iibigan kuno, ay nagdudua, nananalangin, tinatawagan nila si Santo Valentino at itong pagpapanawagan hindi sa Allah, pagpapanawagan sa nilikha, ang tawag rito Shirkul Akbar. At ikaw na Muslim, ikaw na Maranao, ikaw na Tausug, Maguindanao, Yakan, Basilan, balik Islam, mayroong kang girlfriend, sinasamahan mo sa simbahan at paluhod-luhod kayo, nananalangin siya, tinatawagan na si Santo Valentino at pati ikaw nakikigaya rin, nakikitawag kay Santo Valentino at ang inyong panalangin, ang inyong pag-ibig ay maging forever. Kapatid, sa pananampalataya, kapag namatay ka sa araw na iyan, namatay ka sa Shirkul Akbar. Mga kapatid, sa pananampalataya, hindi lang Shirkul Akbar, kasabay niyan, adultery. Ano ang pinopromote? Pinopromote po kapag po Valentine's Day, yung mga magsiyota, mag-girlfriend, mag-boyfriend, at nahawaan na rin ang mga Muslim. Marami na rin po ang mga Muslim na nakikipag-girlfriend, nakikipag-boyfriend, at pagdating po ng Valentine's Day, kung saan-saan sila nakakarating. Allahu Akbar. Kaya yung mga anak natin, mga anak ninyo, pigilin natin. Kailangan ma-educate natin tungkol dito sa topic na ito. Kaya mas maganda po sa narating na Biyernes, 12 February 2016, sa Iskag po, ito tatalakayin natin at subukan natin ipasok pati yung pangalawa kung kaya natin i-rapid fire ang subject. Kaya lang, hindi baka hindi kaya ng oras talaga. Kapag ikaw kapatid sa pananampalataya, dahilan sa pagsamba mo kay Santo Valentino, marami kasing Muslim, lalo na kabataan, na kulang sa kaalaman tungkol sa tauhid. Dahilan sa kakapusan mo sa kaalaman tungkol sa tauhid at ikaw ay kasama ng girlfriend mo at nananalangin kayo, nananawagan kayo kay Santo Valentino, kayo ay nakagawa ng Shirkul Akbar. At ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 31 verse 13, A'udhu billahi minas saytanir rajim, inna shirka la dhulmun azim. Katotohanan, ang shirk, ang pagbibigay ng katambal sa Allah, ang sukdulan na kawalan ng hustisya. Ibig sabihin ng sukdulan, kawalan, sobra-sobrang kawalan ng katarungan. Mantakin mo, binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na makinis na balat. Binigyan ka ng puso na umiibig. Binigyan ka ng utak na nakakaintindi. Ngunit sa halip na pasalamatan at sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, nakikigaya ka sa mga kufar, ang tinatawagan mo, Santo Valentino. Di ba, Shirkul Akbar? Mga kapatid, sa pananampalataya, kapag nakagawa ka ng Shirkul Akbar at ang tinatawagan mo ay si Santo Valentino na ipinantay mo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng February 14, nakagawa ka ng kasalanan na walang kapatawaran. Maliban na lamang kung i-excuse ka ng Allah, bigyan ka ng exemption. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 4 verse 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan,
hindi pinatatawad ng Allah na siya ibigyan ng mga katambal sa pagsamba sa kanya, katulad ng pagsamba mo kay Valentino. Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang bigyan siya ng mga katambal sa pagsamba sa kanya, ngunit pinatatawad niya maliban sa sinuman, anuman ang kanyang luloobin. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ay dapat naalis to ang Muslim. Ang bunga kala mo, araw ng pag-ibig. Dalawa po ang major violation. Shirkul akbar. Tsaka, zina. Adultery. Pangangalunya. Pinupukusan muna natin ngayon ang shirk. Saka natin builta ng adultery. Kapag ikaw kapatid sa pananampalataya, bunga kala mo, araw ng pag-ibig. Hindi ito araw ng pag-ibig. Araw ito ng demonyo. Ang galing-galing nila kasi mag-promote ng mga kasalanang malalaki ang mga Romanong kaparian. Anong araw ng pag-ibig? Araw ito ng pagbibigay mo ng kapantay sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ikaw ay binigyan mo ng kapantay ang Allah subhanahu wa ta'ala, either bata ka pa ng Muslim, kabataan o matanda, at dumating ang February 14, ka-text mo ang girlfriend mo o kalaguyo mo o kabit mo or whatever, nagpapalitan kayo ng mga romantikong messages. Tapos sabi mo, makita tayo. Sabi mo, makita sa ganitong lugar. Didiretso tayo sa motel. Kapatid, sa pananampalataya, ang ginagawa mo, hindi lamang sa pinopromote mo zina sa buhay mo, pinopromote mo ang pagdiriwang sa araw, piyesta, piyesta ni Valentino, na pagdiriwang tungkol sa paggunita sa kanyang araw ng libing. Na iniisip ng mga kakristyanuhan na ito ay mayroong divine power, na kapag nanalangin ka kay Santo Valentino, ang inyong hinihiling na nag-iibigan ay matutupad. Ito po ay Shirkul Akbar. At sino man gumagawa ng Shirkul Akbar, hindi siya makakapasok sa paraiso. Kapag inabutan ka ni kamatayan sa araw na iyan na hindi ka nakapagtawba, pakinggan mo Chapter 5 verse 72. Innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Katotohanan, sino man ang magbigay ng mga katambal sa pagsamba sa Allah ay pagbabawalan siya ng Allah sa paraiso. At ang apoy ang kanyang magiging tahanan, at para sa mga dalimun, wala silang magiging mga kakampi. Kapatid sa pananampalataya, matapos natin mabigyan ng backgrounder, ngayong makaroon ka na ng idea, ano ba ang Valentino? Araw ng Valentino. Ito pala ay Shirkul Akbar. Ito pala ay zina. Matapos ka mabigyan ng backgrounder, dumako tayo ngayon. Balikan natin yung limang tanong. Bumati ka ng Happy Valentine's. Ano ang hukom ng Islam? Sumali ka sa Valentine's party. Ano ang hukom ng Islam? Nakipagbigayan ka ng Valentine's gift. Ano ang hukom ng Islam? Negosyante, nagbenta ka ng umpra at nagbenta ng mga parapernalias ng Valentino. Ano ang hukom ng Islam? Number 5, nakipag-date ka. Dahil araw daw ng mga puso. Ano ang hukom ng Islam? Sino nagbigay ng hukom muli? Fatawa Islamiyah, Volume 1. Ano ang kanilang hukom? Lahat ng ulama, walang sino mang ulama sa buong mundo na kukontra. Maliban lang sa ulama-ulamahan na wala palang alam sa Islam. Title lang, degree lang, yung pala walang alam sa Islam. Hindi lahat na may degree, ulama. Ngunit ang totoong Islamic religious scholar, yan ang definition ng ulama, walang sino man ang kukontra sa kanilang ruling na ang lahat ng scholar sa buong mundo nagkaisa na haram. Number one, haram. I-celebrate ang Valentine's Day. Bakit? Mamaya, bakit? Number 2, haram na bumati ng Happy Valentine's. Bakit? Bawal? Mamaya po. Number 3, haram na magbigayan ng Valentine's gift. Number 4, hindi pinapaintulot. Haram, ibig sabihin ng hindi pinapaintulot, haram. Haram sa atin ng mga Muslim na umatin ka, ikaw na kabataan o ikaw na matanda, umatin ka ng party na patungkol sa pag-celebrate sa araw ng libing ni Valentino, na kung tawagin Valentine's party. Number 5, haram ang mga negosyante, haram para sa inyo na mangumpra at magbenta ng anumang parapernalias na walang ibang paggagamitan kung hindi
pag-celebrate ng Valentino. Number 6. Valentine's month or hindi araw ng Valentino, haram mag-date. Ang lalaki at babae na hindi naman mag-asawa, lalaki at babae hindi naman magkapatid, hindi magkamay, hindi mag-ina, hindi mag-tiyon, hindi magtiyahin, haram na mag-date. Pakasal mo na kayo, saka kayo mag-date. Bakit haram? Sapagkat ang pagdiriwang ng Valentine's Day ay naglalaman ng elemento ng Shirkul Akbar. Ang ipinagdiriwang ay ang araw, ginugunita ang araw ng ilibing si Santo Valentino, February 14, year 269. Ilang daan taon na? Ha? 2016 ngayon. 269, noon pa, hanggang ngayon, ipinagdiriwang taon-taon, ipinagdiriwang ang araw ng libing ni Santo Valentino. At anong ibig sabihin nito? Piyesta. At anong ibig sabihin ng piyesta? Tinatawagan, ipinagdiriwang nila, pinasasalamatan nila ang santo. Sa halip na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tawagan, ang pasalamatan, ay iba ang tinatawagan, iba ang pinapasalamatan. At ikaw na Muslim, nakikigaya ka. Nang wala kang kaalam-alam na ito pala ay Shirkul Akbar. Mga kapatid, sa pananampalataya, pangalawang dahilan kung bakit haram, ang lahat-lahat ng aktibidades sa Valentine's Day ay patungkol po sa pagpapalago ng illicit affairs, pagpapalago ng relasyon na bawal. Si lalaki, mayroon siyang girlfriend, si babae, mayroon siyang boyfriend, araw ito ng puso, kuno. At pagkatapos si lalaki, matagal na niyang sinasabi sa kanyang girlfriend na maghotel sila, ayaw pumayag ni babae, sasabihin ng lalaki, bakit ayaw mo pumayag? Araw ngayon ng puso, araw ngayon ng pag-ibig, kung talagang mahal mo ako, sumama ka sa hotel. Pag hindi mo ako mahal, huwag natin ituloy. At nabuyok nung lalaki ang kanyang sweetheart at napunta. Pumunta ka ng motel, February 14, mag-inquire ka, no vacancy, puno lahat. Ibig sabihin, ito yung araw na buong mundo ng mga non-Muslim countries. Puno ang mga motel, puno ng mga zina, puno ng adultery. Kaya mga kapatid, sa pananampalata, ito po ay haram sa atin. Hindi ito araw ng pag-ibig. Hindi ito araw ng puso. Araw ito ng mga demonyong gawain. Araw ng Shirkul Akbar, araw ng zina. Ngayon kapatid, sa pananampalataya, sabihin mo, eh hindi naman ako bro naniniwala kay Santo Valentino. Ang sa akin lang, makuha ako yung gusto ko sa aking girlfriend. O sige, pupunta-punta kami sa simbahan, baklaran, pero ang puso ko sa Allah. Ha, kahit na. Sabi mo rin negosyante, hindi naman kami naniniwala na si Valentino ay Diyos, si Valentino ay santo. Ang sa amin, negosyo lang. Opo, ganun din yun. Ang iyong pagbati ng Happy Valentine's, siyang partisipasyon mo sa dalawang mungkar na ito, Shirkul Akbar at saka zina. Ang iyong pagbibigaya ng regalo ng Valentino, ito na rin ang partisipasyon mo, ito na rin ang suporta mo sa gawain na mungkar. Kahit nasabihin mo hindi ka naniniwala, ngunit ang paninda mo, ito na rin ang iyong partisipasyon sa gawain na mungkar. Ito ang pagsuporta mo, kapatid sa pananampalataya. Pinakaminos po, komisyon sa Shirkul Akbar. Nakakatakot. Bilang katibayan na bawal sa atin, ni bumati, dahil nakakatulong ka, nakakasuporta ka sa gawain na mungkar. Umatin, nakakasuporta ka sa gawain ng mungkar, magbenta ka ng panindang walang ibang paggagamitan kung hindi ang pag-celebrate ng Valentine's Day. Nakasuporta ka, nakatulong ka bilang katibayan, mga kapatid sa pananampalataya. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya mismo sa banal na Quran, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ibig sabihin po, chapter 5 verse 2, ngunit huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at paglabag. O anong tawag riyan? Makipag-date, hindi ba yan kasalanan at paglabag? Anong tawag riyan? Magsabi ka ng Happy Valentine's, hindi ba yan kasalanan at paglabag? Anong tawag riyan? Magbenta ka ng paninda na walang gagamitan kung hindi i-promote ang Shirkul Akbar, i-promote ang zina. Anong tawag riyan? Kahit na sabihin mo, hindi ka naniniwala,
ngunit ang aksyon mo ang partisipasyon mo. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ano ang sabi ng ayat, ituloy natin, ngunit huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at paglabag at katakutan ninyo ang Allah. Katotohanan, ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, huwag na ninyong pangarapin pa. Kung sino man sa inyo ngayon ang may girlfriend o kaya boyfriend, magpakasal na kayo. Huwag kayong magpalitan ng text messages ng mga I love you na yan. Yan po ay haram. Hindi mo siya asawa, hindi ka na mister, hindi mo siya missis, bakit kayo nagpapalitan ng mga text messages ng mga romantiko? Pakasal mo na kayo, pag nakasal na kayo, kahit ano pang sabihin mo sa kanya, kahit anong gawin ninyo, lahat legal, lahat halal sa paningin ng Allah. Kaya kung totoo na ikaw ay Muslim na namumuhay na nagpapasakop sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaano mo man siya kamahal na mahal, kung ayaw niyo magpakasal, putulin mong relasyon. Dahil minuminuto, zina ng text ang inyong ginagawa. Mga kapatid sa pananampalataya, isa pang dahilan. Bakit haram ang Valentine's Day? Ginagaya natin ang kultura ng mga kuffar. Piyesta. Yan ay kultura. Piyesta ay kultura. Way of life. Dumating ang February 14, piyesta ni Santo Valentino. At ang sineselebrate, araw ng kanyang libing, ano ang ginagawa? Piyesta. Ano bang ginagawa ng mga kakristyano kapag piyesta? Natural, tinatawagan nilang santo. Ang piyesta, araw ng santo. Tinatawagan ng santo. At kapag nakikigaya ka, sino mang ginagaya mo, sabi ng hadith, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, sino man ang nanggagaya sa mga tao, siya ay kaisa nila. Ibig sabihin, kung ginagaya mo mga kuffar, ikaw, sabi ng hadith, tafsir, ikaw ay nagiging kafir din. Ipalayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, tandaan natin, unang dahilan bakit haram ang Valentine's Day, naglalaman ng Shirkul Akbar. Pangalawang dahilan bakit haram ang Valentine's Day celebration, ito po ay promotion ng zina. Pangatlong dahilan, tinutulungan natin ang mga kufar, pinopromote natin ang gawain ng mungkar. Pangapat, ginagaya natin ang mga musyrik, ang mga kufar sa kanilang kultura, at ito ay pag-celebrate ng piyesta, piyesta ni Santo Valentino. At sino mang nanggagaya sa kanilang kultura kaysa sa kanila, ibig sabihin, kung ginagaya mo kuffar, naging kafir ka. Kung ginagawa ang ginagaya mo musyrik, nagiging musyrik ka. Mga kapatid sa pananampalataya, apat na dahilan na hindi mo mahindian, apat na dahilan. Kaya sino man ang gumagawa ng Valentino, magsiselebrate, ngayon po maghunos dili ka na. Kung gusto mo makaligtas, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, mayroong isang mungkar, dalawa na kailangan natin pansinin. Sa tuwing magkhutba tayo kahit sa masjid, makikita natin ito. Yung una, bagamat wala sa topiko, kailangan isalin natin sapagkat mungkar. Nakita mo yung mungkar pag hindi mo sinita. Kasalanan mo, kasama ka na nakakaalam. Una, kapag ang khatib, imam ay nagkukhutba, biyernes, at nagsalita ka, either nagturo ka ng mabuti o kaya nagbawal ka ng masama. Once na nagsalita ka, dalawang rulings ng mga Islamic scholars batay sa hadith. Unang ruling ng mga Islamic scholars, wala nang gantimpala ang iyong salah.
Salatul Jum'ah, Friday prayer, wala nang gantimpala. Pangalawang ruling, at mas malakas ang pangalawang ruling ng mga Islamic scholars, hindi lamang sa wala nang gantimpala ang iyong sala, mismong sala mo ay wala nang saysay. Ibig sabihin, wala ka ng Salatul Jum'ah. Once na magsalita ka sa katabi mo na nagkukutba ang imam, paulit-ulit natin ito sinasabi. Either sa kababaihan nagme-make up, o kaya nagte-text, o kaya nagbabatian ng salam, o kaya sa mga kalalakian, nagbabatian ng assalamu alaikum habang nagkukutba, binati mo yung nakaupo at ang nakaupo, sumagot rin ng waalaikum yung salam, wala na kayong sala. Sayang. Kaya kapag po papasok tayo ng masjid, makinig mabuti. Huwag magsalita habang nagkukutba. Bawal magturo ng mabuti. Bawal magbawal ng masama ang ma'amum kapag ang imam ay nagkukutba. Pangalawang mungkar, napapansinan din. Mahaba na topic ito, ito shortcut natin. Minsan itong talakayin natin. Wala pong sunnah na 2 raka'a ang Salatul Jum'ah. Once na pumasok na ang Salatul Jum'ah, halimbawa nag-adhan, at ang adhan halimbawa ay pumasok ng Salatul Duhur, maliban na lamang kung nag-adhan na wala pang Salatul Duhur. Ngunit kapag nag-adhan na ang adhan ay pumasok ng Salatul Duhur, yan ang oras ng Salatul Jum'ah, at pagkatapos mag-adhan na nag-adhan ay magtatayuan ang mga ma'mum para magtura ka sunnah, iyan po ay bid'ah na itutupok sa apoy sa sino mang gumagawa niya. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa lang ang adan. Pagtayo na pagtayo niya sa pulpito, salam siya, assalamu alaikum wa rahmatullah, din upo siya, din adan. Pagkatapos ng adan, khutbah siya. Pagkatapos ng unang khutbah, upo siya. Then pangalawang khutbah, then pagkatapos ng pangalawang khutbah, ikamat, then sala. Saan papasok ron ang 2 raka'a sunnah? Wala. Halugugin mo ang lahat ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sunnah na 2 raka'a ang Salatul Jum'ah before. Mayroon 2 raka'a o kaya 4 na raka'a after, pagkatapos ng Salatul Jum'ah, pwede tayong magsunnat. Pwede rin tayong magsunat na magsunat kahit ilan habang wala pa ang Salatul Jum'ah. Alas 10, alas 10:30, alas 11, alas 11:30, habang wala pang Salatul Duhur. Pwede kang magsunat na magsunat, lalong-lalo na ang Tahiyatul Masjid. Yung bago ka umupo, pagpasok ng masjid, bago ka umupo, huwag ka munang umupo nang hindi ka makapaggawad ng 2 raka'at na sunnah. Kahit saang masjid, kahit anong oras, kahit na yung oras na bawal magsala, basta pumasok ka ng masjid, huwag ka munang umupo hanggat hindi ka nagtura ka sunnah. Sa ating baligtad, pagpasok mo, upo. Dire-diretso. Pag nag-adhan, saka ka tatayo. 2 raka'a sunnah. Nabaligtad. 2 violation mo. Unang violation mo, wala kang tahiyatul masjid. Pangalawang violation mo, walang sunnah ang Salatul Jum'ah. Wala. Lahat, halughugin natin ang buong hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang katibayan na mayroong 2 raka'a sunnah na katulad ng Salatul Duhur. May 2 raka'at before, may 2 raka'at after. O kaya 4 tapos 4 after ng Salatul Duhur. Salatul Jum'ah, walang sunnah. At anumang sunnah na sala na gawin mo, na wala kang batayan sa Quran, wala kang batayan sa sunnah, ang ginagawa mo ay bid'ah. Wa kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ang lahat ng pagbabago, ibig sabihin walang batayan sa Quran, walang batayan sa sunnah na pagsamba, ang lahat ng pagbabago ay bid'ah. At ang lahat ng bid'ah papunta sa pagkaligaw, at ang lahat ng papuntang pagkaligaw puntang impyerno apoy. Kaya ang salamu na 2 raka'a sunnah papuntang apoy. Ulitin natin ang exception. Ang exception, kung ginawa mo yan na wala pang Salatul Duhur. Ang Salatul Duhur ngayon ay 12:10. Kung ginawa mo yan nang wala pang 12:10, okay, pasok ka. Kung ginawa mo yan na wala pang 12:10, pasok yan. Hindi pa pumapasok ang Duhur. Ngunit,
kung ang ating adan ay 12:10 at pagkatapos ng adan, saka ka tatayo. Magsusunna, pumasok ka sa bidaah, natutupukin sa apoy. Kung hindi naging malinaw itong ating tinalakay sa inyo tungkol sa bidaah ng Biyernes, mamaya pagkatapos ng prayer, lumapit kayo at talakayin natin ng mas detalyado sapagkat kulang ang oras. Hindi natin kayang talakayin ngayon. Mamaya po itanong ninyo mamaya pagkatapos ng prayer. Nawa gantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi walhamdulillahi rabbil alamin.